Noong 1953, may isang 18 years old na dalaga sa Bacolod ang naging laman ng mga headlines ng mga dyaryo sa buong Pilipinas. Pero hindi siya naging sikat dahil siya ay isang artista. Sumikat siya dahil sa kakaibang pagsapi sa kanya ng mga masasamang mga espiritu. Isa ito sa mga legit cases ng possession sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ang nakakagulat dito, siya ay sinapian habang nasa loob siya ng kulungan. Totoo kaya ito o gawa-gawa lang niya? Kilalanin natin si Clarita Villanueva, ang sinapian sa loob ng kulungan. At yan na nga alamin natin sa JP Amazing Stories. Siya nga pala, kung gusto niyo mag-trade ng Forex or ng cryptocurrency, merong demo account ang xmforex.com. Pwede niyo pag-aralan kung paano mag-trade ng Forex, ng crypto at ng stocks. Libre lang ang pag-register dito. I-click nyo lang ang link sa description box ng video ito. Huwag kalimutan, xmforex.com. Balik ulit tayo sa kwentuhan natin. Si Clarita Villanueva ay isang dalaga mula sa Bacolod. Ipinanganak siya noong 1935 at siya ang bunso sa apat na magkakapatid. Base sa mga lumabas na kwento, ang nanay niya ay isang espiritista at manghuhula na siya rin pinagkakakitaan nito para may maipakain sa kanilang pamilya. Hindi niya nakilala ang tatay niya, kaya nang biglang namatay ang nanay niya ay wala na talaga nag-alaga sa kanya. 12 anyos pa lang si Clarita nang mawala ang kanyang nanay. At ang mga kapatid niya namang mga lalaki ay iniwan din siya katagalan. Kaya noong nag-17 years old na siya, ay nagpa siya ito magpunta ng Maynila. Naglakas loob itong suungin ang malaking syudad at nagbakasakali na rin mahanap ang kanyang tatay. Una niya naging trabaho ang pagiging kasambahay. Malungkot na talaga si Clarita dahil na rin sa pagiging mag-isa sa buhay simula pala nung bata pa siya. Kaya nung may nakilala itong lalaki ay sumama agad siya dito. Hindi rin nagtagal ay nalaman niya na may asawa pala ito. Kaya hindi rin niya pinagpatuloy ang relasyon niya dito. Dito na nagsimula ang pagtatrabaho niya bilang dancer sa isang club. Mahirap ang buhay sa malaki syudad lalo pat wala siyang sariling bahay na tinitirhan. Maliban sa pagiging dancer, naging hostess at bayarang babae na rin si Clarita katagalan. 18 anyos pa lamang ito pero napilitan ng ibenta ang kanyang katawan para mabuhay. Ang plano niya kasing paghahanap sa kanyang ama ay tinabi niya muna dahil sa hirap maghanap ng pera. Hindi rin naman siya sigurado kung gusto rin ito makilala siya. Nagpatuloy na lamang siya sa kanya pinagkakitaan hanggang sa nasanay na lang siya. Pero isang araw, habang naghihintay ng customer si Clarita sa kalsada ng Malate, nagkataon naman na may isang lalaki na nakita ito. Nilapitan niya raw ito at inalok ang sarili dito. Sir, malungkot ka ba ngayon? Gusto mo ba na may kasama ngayong gabi? Hindi niya alam ay isa pala itong pulis. Sa kamalasan, hinuli si Clarita ng pulis. Ang pagiging prosti ang klarong rason ng pagkakadakip sa kanya dahil isang criminal offense ito sa Pilipinas noong mga kapanahon ng iyon. Nakakasira kasi ng imahe ng Pilipinas ang mga nakakalat sa daan lalo pat may mga dayuhang bumibisita sa bansa. Nakulong si Clarita sa dating Bilibid Prison na ngayon ay ang Manila City Jail na. Masikip sa loob ng kulungan kahit dati pa. 2 araw pala nakulong si Clarita ay nagsimula na kaagad ang mga kakaibang pangyayari sa kanya. Narinig na lang ng mga tao na sumisigaw si Clarita at biglang hinihimatay. Nang may masmasan ay sinabi niyang may umaatake sa kanya na 2 lalaki na pinagkakagat siya sa leeg, likod, braso at mga binti niya. Hindi siya pinaniwalaan dahil nasa women's division siya at hindi pinapayagan kahit mga lalaking jail guards dito. Kaya nagtataka sila kung sino ang kakagat sa kanya. Noong May 9, 1954 ay nagulat na lang makasama ni Clarita sa selda dahil may nambato na mga maliliit na mga bato sa kanila. At nang patulog na sila ay bigla na namang sumigaw si Clarita dahil may pumatong di umano dito. Umakyat daw muna ito sa rehas bago tumalon papunta sa kanya at umupo sa itaas nito. Sumisigaw si Clarita, "Tulungan niyo ako, aray! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako!" Nagtataka na ang mga kasamang preso ni Clarita dahil hindi naman nila makita ang umaatake sa kanya. Pero ang nakakapagtaka dito ay kung saan galing ang nakikita nila mga kagat sa kanyang balat. Dumating na rin ang mga gwardya dahil sa malakas na sigaw ni Clarita.
Anong nangyari dito? Napaano ka? Sino gumawa nito sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng isang gwardiya sa kanya. May kung ano lumapit sa akin. Matangkad siya. Napakataas, mga 10 feet ang taas. Maitim po, kulot ng buhok, balbo ng buong katawan niya. Tapos may malaking balba sa mukha niya. Pero hindi nakakatakot ang mukha niya. Pagsasalarawan niya sa katauhan ng nanakit sa kanya. Ganito ang mga unang kaganapan sa selda ni Clarita. Hindi naniniwala ang iba, pero marami din ang natatakot dahil ang mga marka sa katawan niya ay hindi naman niya magagawa sa sarili niya. Hindi niya naman maabot ang likod niya para kagatin, kaya hindi maintindihan ng mga bantay kung ano ang nangyari sa kanya. Nang mga sumunod na araw ay para na namang nasaniban si Clarita. Ang sinasabi niya nakita niya at tinatakot siya ay dalawang lalaki naman na nakaitim. Halos araw-araw na ang pag-atake kay Clarita at nagiging sanhi na nang hindi makalma ang ibang mga preso. May mga panahon na bigla na lamang nangingisay ito o kaya naman ay sumisigaw ng malakas sa sobrang sakit na nararamdaman. Minsan naman ay natutulala na lang ito at para bang nasa ibang mundo. Pagkatapos ay biglang makipagbuno sa mga kalaban niyang hindi naman nakikita. Kahit ang mga bantay ay nakikita ang mga ganitong kaganapan. Kung hindi lang nila nakikita ang mga sugat-sugat nito sa katawan, ay napagkakamalan talagang nasisiraan na ng ulo si Clarita. Dahil sa palaging komosyon ay umabot na sa mayor ang nangyayari sa loob ng kulungan. Hindi magandang pangyari ito at maaaring makasira sa reputasyon ng Pilipinas. Mapagkakamalan na may mga sira ang ulo ng mga Pilipino. Kaya ninais ni Mayor Arsenio Lacson na alamin kung ano ang nangyari kay Clarita. Kaya pinatawag niya ito. Clarita, kamusta ka na? Tanong ng mayor kay Clarita. Tahimik lang na nakaupo ito na biglang tumawa na para ba kinikiliti ito. Pagkatapos ay bigla itong sumigaw ng malakas. Aray, tulungan niyo ako. Pinagtutulungan nila akong kagatin. Tulong! Gulat na gulat ang mayor sa kanya nakita. Nakita pa nito na basa ang leg ni Clarita na para bang may naiwang laway dito. Ang mayor pa mismo ang humawak sa kamay ni Clarita at pinigilan ito dahil para mahinampas ito. Pero habang hinawakan ito ni Lacson ay sumigaw ito. May kumakagat sa mga daliri ko! Naisip ng mayor na ipaguhit kay Clarita ang mga katauhang umatake sa kanya. Subalit pagkahawak niya palang sa lapis ay biglang lumipad ito. Kaya sa tingin ng mayor ay hindi ito ordinaryong pangyayari. Kaya pinadala niya si Clarita sa isang expert. Pinasuri sa Chief Medical Examiner na si Dr. Mariano Lara si Clarita. Pero base sa kanyang obserbasyon ay hindi ito nasisiraan ng ulo. May iba pang mga doktor at professor at mga espesyalista ang sumuri sa kanya. Pero wala rin silang maibigay na diagnosis. Dati, ang pagsusuri kung isang mangkukulam ang isang tao ay sa pamamagitan ng pagtusok ng mga aspili. Sa harap ng halos 30 mga medical interns ay ginawa ito kay Clarita, pero wala ito naging reaksyon. Kaya pinadrawing na lang ulit sa kanya ang mga nakikita niya. Sa pagkakataong ito, ninuya niya ang papel at lapis na inabot sa kanya. Dito na pinatawag ang isang pare na may pangalang Benito Vargas dahil nagduda na ang mayor na isa itong kaso na pagsapi. Dumating nga ang pari pero wala din itong maibigay na paliwanag. Dalawang araw matapos ibigay ang kanyang psych evaluation ay may bumisita sa kanyang doktor. Ito ay si Manuel Ramos. Sinamahan siya ni Kapitan Antonio sa selda neto at kinausap ng doktor si Clarita. Matapos ng ilang palitan ng tanong at sagot, sinabihan ni Ramos ang babae na hindi totoo ang mga kwento niya. Arte niya lang ito para makakuha ng atensyon. Tinignan lang siya ni Clarita at biglang nagsalita ito. Mahinahon lang pero ang boses ay malaki. Mamamatay ka! At naging totoo nga. Nang sumunod na araw ay basa na lang tumigil ang pagtibok ng puso ng doktor. Hinimok na isang pastor ang ibang mga preso na magdasal. Huwag kayong makakalimot na magdasal dahil ang mga demonyo ay pwede kayong lapitan at saktan. Pero ilang minuto lang ang lumipas, nagulat na lang ang lahat nang sumigaw ulit si Clarita. Tulungan niyo ako, wag! At nakita na nila ang mga marka ng kagat sa kanyang katawan. Ang mga kasama ni Clarita na preso ay natatakot na sa kanya. Dahil dito, lalo na inis sa kanya ang kapitan ng mga preso. Noon pa man ay sinisipan na ni Captain Ganibi si Clarita. Kaya nung namatay si Dr. Ramos,
Lalo itong nainis kay Clarita, kaya pinagsisipa niya na naman ito. Bigla siyang tinanong ni Clarita, nasaan ang maliit yung crucifix? Yung palagi kong hinawakan. Sumagot naman na kapitan, ba hindi ko alam. Sumagot naman si Clarita at sinabi, nasa bulsa mo ang crucifix ko. Nanlamig ang opisyal nang kapain niya ang bulsa niya. Dahil nasa bulsa niya nga ito. Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ng babae, mamamatay ka. Mamamatay kang parang tanim sa tigang na lupa. Matapos ngang apat na araw, simula nung sumpain siya ni Clarita, ay nangayayat si Ganibe hanggang namatay ito. Hindi na alam ng mga namamahala sa kulungan, maging ang mayor, kung ano ang gagawin nila kay Clarita. Pero dahil marami na ang nakakaalam sa kakaibang pangyayari na nagaganap kay Clarita, na broadcast ito sa isang radio station. Nagkataon naman na nakikinig si Pastor Lestik Frank Sumral, isang Amerikanong ministro ng mga Protestante. Nagkataon naman na nasa Pilipinas ito, kaya naghanap ito ng paraan para makalapit kay Clarita. Sa isip niya, ay siya ang sugo ng Diyos para sagipin ang kaluluwa ni Clarita. Maraming koneksyon ng pastor at isa na dito ang isang prominenteng arkitekto na siya nagpakilala sa kanya sa mayor ng Maynila. Pumayag naman si Lacson sa isang kondisyon na hindi magiging responsibilidad ng Pilipinas, lalo na ng kulungan, ang anumang mangyari sa kanya habang nasa kulungan siya at kaharap si Clarita. Una sila nakita noong May 19, 1953 sa harap ng halos 100 medical practitioners. Nagpakilala si Sumral kay Clarita. Ako nga pala si Pastor Lester. Kamusta ka? Mga walang iya kayong mga ipokrito. Agara nagpakita ng galit si Clarita nang nagpakilala pa lang ito sa kanya. Nakumbinsin naman ang pastor na sinasaniban niya ang babae. Dahil iba-ibang lingguwahe ay lumalabas sa bibig nito. Ipinaalam kay Sumral na Ilonggo lang at Tagalog ang alam nito. Pero ang nakakapagtaka, si Clarita ay nakakapagsalita ng English kahit di naman niya alam ang lingguwaheng ito. Nang malaman ng mayor ang mga nangyayari, iniutos ni Mayor Lacson na dalhin si Clarita sa morgue para doon maobserbahan. Nang nasa morgue na sila, ay umupo ang mayor sa tabi ni Clarita. Hindi pa umaabot ng 15 minutes ay nagsisilabasan na ang mga kagat sa katawan ni Clarita. At sa mga panahong nangyayari ito, ay hawak ng mayor ang kamay niya. Hindi si Clarita may gawa nito. Sabi ni Lacson na kinakabahan sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Clarita, nandito ako para tulungan ka itaboy ang masamang espiritu na kumakapit sa iyo. Sa ngalan ni Hesukristo, ang anak ng Panginoon, panalangin ng pastor. Wag, tumigil ka, papatay nila ako, tumigil ka. Sigaw ni Clarita na halatang nasasaktan bago ito hinimatay. Pero makaraan ng ilang minuto ay bigla na lang itong tumayo at nagsalita pero hindi sa boses niya. Hindi, hindi namin siya papakawalan. At hinamatay itong muli. Ang lahat ng mga tao na nasa loob ng morgue ay emosyonal, pagod at umiyak na. Magkahalong emosyon dahil sa awa nila sa babae at sa takot na rin sa mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Nang sumunod na araw, nanalangin at nag-ayuno lang sina Pastor Sumral at ibang mga Kristiyano nandoon. Sa ngalan ni Hesukristo, iginagapos ko ang kapangyarihan ng demonyo at inuutusan kitang pakawalan mo ang babaeng ito sa ngalan ni Jesus. At halos agad-agad ay nagsalita si Clarita. Lumabas sila sa bintana. Nangihinang sambit ng babae. Sumaya ang lahat sa kanila narinig. Ang pag-akala nila ay tapos ng lahat nang biglang, ah, tulungan niyo ako! Sigaw ni Clarita. Bakit ka bumalik? Sabi ng pastor habang kaharap si Clarita. Alam niyong kailangan niyong umalis at huwag nang bumalik kailan pa man. Sumagot ang mga masasamang espiritu sa pamamagitan ni Clarita. Marumi siyang babae, kaya may karapatan kami pumirmi sa kanya. Si Maria Magdalena ay marumi din at pitong katulad mong demonyo ay kumapit din sa kanya. Pero dumating si Jesus sa buhay niya at nilinis siya ng kanyang kapangyarihan. Kaya inuutusan kita, umalis ka sa pangalan ni Jesus. Matatag na pinalayas ang pastor ang mga espiritong kumakapit kay Clarita. At sa pangalawang pagkakataon ay umalis sila. Nang paalis na ang grupo ni Sumral, nag-alala si Clarita na baka bumalik muli ang mga sumabi sa kanya. Kaya tinuruan siya ng pastor kung ano ang gagawin. Sasabihin mo, umalis kayo sa ngalan ni Jesus at makikinig sila. Dito na pinakain si Clarita.
Binuhat siya ng mga tauhan na bilibid at inilagay sa lamesa. Nakita nila ang kamay ni Clarita na may mga hibla ng buhok na nakasuksok sa kanyang mga kuko at nasa kanyang palad. Ang head ng medical team na si Dr. Mariano Lara ay buo na ang paniniwala na hindi medical ang problema, kundi supernatural. Kaya kumuha ito ng hibla ng buhok at sinuri ito. Sa ilalim ng microscope ay nadiskubre niyang hindi buhok ng tao ito. Ang tanging niya lang na siguro noon ay ang buhok ay siguradong hindi kay Clarita. Hindi pa kasi nadiskubre ang genetic analysis noon, kaya limitado ang kanilang kaalaman. Sa kabutihang palad, nang magising si Clarita ay hindi na niya naririnig ang mga espiritu na nakit sa kanya. Unti-unti na numbalik ang kulay at sigla ni Clarita at kalaunan ay naging normal na ulit ang kilos nito. Ang naging problema niya naman ay ang media na palagi nakasubaybay sa kanyang kalagayan. Dala na rin sa mga ginagawa ng protestanteng pastor na si Sumral. Mabuti na lang at namatay din ang kasikatan ng balita tungkol sa pagsapi kay Clarita. Dahil sa pagkahirang kay Queen Elizabeth II, tuluyan na talaga nakausad ang buhay ni Clarita. Isang linggo matapos ang kanyang huling exorcism ay pinagpatuloy ang kanyang kasong vagrancy o pagpapalaboy-laboy. Iniutos ng West na ipadala siya sa Welfareville, isang lugar para sa mga walang matirhan at pinabayaan mga kabataan. Dito sila tinuruan maging mabuting mamamayan, pinapaaral at sinasanay ng iba't ibang mga training programs. At dito siya namuhay na rin ng maayos.